Paano ang tamang paraan to comfort a guy para every time na mag-undergo siya ng pain, problema, or whatever, ikaw yung kanyang balikan, hindi kanya makakalimutan. Hello, what is up? Kumusta? Good day mga katambay. Maraming salamat sa mga patuloy na nagmamahal, nagsasuporta, nagla-likes, nag-shares, nagko-comments, at sa mga nagme-message sa akin, nilalapit nila yung kanilang mga problema, kanilang mga issue, you know, pasensya na. Kasi sa dinami-dami nang nagme-message sa akin, hindi ko kayo na-accommodate isa-isa. Kung pwede lang, sana namang hire ng magre-reply sa inyo, pero hindi naman pwede. Kailangan na ako talaga ang magbasa isa-isa, makipagkwentuhan sa inyo para mas masagot natin ng tama yung inyong mga problema. Anyway, pag-pray nyo na lang, more help sa akin, more equipments para mas mabilisan at mas madali. Anyway, sa mga hindi pa pala nakakakilala sa akin, mga baguhan dito, just call me or Kuya Mael, and my partner here, si Panda. Say hello, Panda. Hello! So let's go na, mga katambay! So hot. Kapag ako yung nag-undergo ng problema or pain, sinaktan ako, niloko ako. Ano ang approach mo? Paano mo ako i-comfort, Panda? Bigyan kita ng advice, Kuya. Mm-hmm. Pwede. After that, papagalitan kita. Grabe naman. Tama na nga naman si Panda. Yes, tama. Bigyan mo siya ng advice, pagalitan mo siya, kasi baka nagkamali talaga siya. Tama naman lahat yan. Pero, yun nga lang, wala ka sa lugar. Wala ka sa tamang oras. Alam mo kung bakit? Dahil hindi yan makikinig sa'yo. Kapag nag-open yan ng kanyang problema, maybe problema sa pamilya, sa business, personal na problema niya, merong nanakit sa kanya, merong nangapak sa kanya, or whatever, basta nagdudulot sa kanya ng pain, anxieties, or depression, or nasasaktan talaga siya, hindi niya alam ang kanyang dapat gawin. Ang kanyang emotion is very high. So, kapag nagbibigay ka ng mga advices sa kanya, pinapagalitan mo siya, tinatama mo siya in that moment, maniwala ka sa akin, hindi yan makikinig sa'yo at lalayo yung kanyang feeling sa'yo. So, ang chances na babalikan ka o kakausapin ka every time na meron siyang pagdadaanan is very low. Alam mo kung bakit? Kasi, ang kailangan niya lang at that moment is someone to listen. Someone na manghug sa kanya kapag kailangan niya. Alala ko lang pala, this is very effective. Asawa mo naman siya, girlfriend or boyfriend, best friend or kaibigan mo lang. Very effective to. Meron kang nakaaway, okay? In that moment, napakataas yung emotion mo, which is angry. Galit na galit ka. Ngayon, kahit sino pa sa paligid mo ang makikipag-usap sa'yo, di ka nakikinig sa kanila kasi very high yung emotion mo. Ganon din kapag sobrang lungkot na lungkot ka. Like for example, may namatayan ka or hindi naman sana. Ganon. In that moment, napaka-taas yung emotion mo which is sorrow. Nawalan ka ng minamahal sa buhay. Ang chances na makikinig ka is very low. Ang kailangan mo is someone to listen and to hug you. Makipag-sympathy sa'yo. At hindi yung makakarinig ka pa ng mga galit, advices. Kasi in that moment, hindi yan makikinig sa'yo. Nagigis nyo na? So, imbes na bigyan mo siya ng advice na dapat kasi ganito. Pwedeng ganito naman. Mas magandang yakapin mo na lang siya ng mahigpit. At makikinig ka sa mga sasabihin niya sa'yo. Sa kanyang i-open sa'yo. Kasi yun ang kailangan niya. Hindi niya kailangan ng magbibigay ng advice. Hindi niya kailangan ng magtatama sa kanya. Nang magtatama sa kanyang pagkakamali, hindi niya kailangan yon in that moment. Ang kailangan niya ay yung yayakap lang sa kanya. Yan ang karamihan na pagkakamali natin. Kaya kapag nagbibigay tayo ng advice, hindi siya nakikinig. Because hindi niya kailangan yung advice mo. Ang kailangan niya lang is someone to listen. Someone na magkaroon ng sympathy sa kanya. Eto pa, kapag ang nilalapit niya sa'yo is that about sa failure niya, sa pagkakamali niya, huwag mo siyang mas lalong apakan or sabihin sa kanya yung kanyang pagkakamali. Dahil alam niya yun. Kasi mas lalo mo lang siyang dinudurog into pieces. Kaya imbis na ma-comfort mo siya is baka magkakaroon pa siya ng galit sa'yo. At hindi kanya babalikan every time na meron siyang pagdadaanan ng mga problema or failure sa kanyang buhay. Ito pa, very common na sinasabi nyo kapag nang ko-comfort kayo. Okay lang yan. But the truth is, hindi yan magiging okay. Like for example, yung asawa mo na bagong tulet. Tapos sasabihin mo sa kanyang sugat na, hey, okay ka na ha? Magiging okay ka na ha? Para may gagawin kami ni Mr. Ay, hindi pwede yun. Sugat yun. It takes time para maghilom. Okay?
It takes time. So you cannot say na okay ka na. Magiging okay ka. Kasi magiging okay talaga. No. It takes time. Pag nag-open siya sa'yo na mga sigreto niya, mga, you know, mga confidential na talagang hindi niya ino-open sa iba. Sometimes, kapag hindi yan humihingi ng advice at gusto niya lang mag-open, wag na wag kang magbibigay ng advice. Kasi kung kailangan niya ng advice, kung kailangan niya, yes, tama naman, kung kailangan niya ng mag-advice, hihingi yan ng advice. Pero kung kailangan niya ng magkapa-comfort, mag-o-open lang yan ng mag-o-open at hindi yan hihingi ng advice. So, paano i-comfort ng isang lalaki? Makinig ka lang. Makinig ka lang, that's it. Okay, okay, para mas maintindihan nyo pa. Ako ha, nag-open ako ng business. Pangalanan ko itong pandapangit milk tea. Oh, wow. Pangit ka. Alam mo naman, kagapuan si kuya. Pawis mo, hindi mo mapunasan, pangit. May sinabi ba akong guwapo ako? Alam naman ha. Nalugi yung milk tea ko na yon. Kasi naman yung lasa niya, parang yung kopi ko lang na nilagyan ng ice. So, hindi siya pumatok kasi may mga mas magagaling na mag-design, ganun-ganun. So, hindi siya pumatok, bumagsak siya. So, alam ko yun na dahilan. Ngayon, kailangan ko ng someone na sandalan. In-open ko sa partner ko. Ngayon, yung partner ko na yon, kapag yung approach niya sa akin is that, bakit kasi ganyan? Dapat kasi ganito. Dapat naghanap ka ng magaling na mag-design. Dapat maghanap ka ng talagang maraming alam sa mga milk tea na yan. Nag-open-open siya ng mga suggestion. Okay? In that moment. Ngayon, ako alam ko eh. Alam ko yung pagkakamali ko, so alam ko yung next na gagawin ko. So, hindi ko kailangan yung suggestion mo, hindi ko kailangan yung advice mo. Ang kailangan ko lang in that moment is someone to comfort me, someone to listen, someone na manghug sa akin. Kasi yung emotion ko at that time is very high. Nalulungkot ako. Nade-depress na ako. Problemado na ako ng mga utang. So, hindi ko kailangan ng mga salita mo. Kailangan ko lang ng someone to listen. So, ganun lang ang dapat mong gawin or approach mo kung gusto mo ng isang lalaki o isang babae ay laging ikaw ang kanyang babalikan at hahanapin every time na mag-a-undergo siya ng pain, anxieties, depression o mga problema na gusto nila lang mag-open sa iyo at very confidential yan. That's the secret. Okay? It takes time talaga, it takes time. Hayaan mo lang, maybe after how many days, maybe a week, or a month, depends upon the story. After that, tsaka mo lang siya bigyan ng mga advices na ganun. Kasi naglalaylo na yung kanyang emotion, bumababa na, medyo okay na yung kanyang pakiramdam. Anyway, I hope na nakatulong itong video na to para mas mapalapit ka sa partner mo, sa taong nagugustuhan mo, or sa best friend mo, sa kaibigan mo. Once again, maraming salamat sa patuloy na nagmamahal at nagsusuporta sa akin. I love you all. Ingat po kayo palagi. Bye!